Summer na! Malapit ng magbakasyon ang mga kids. Saan ang lakad ninyo? I'm sure marami sa inyo nanood na ng aking mga travel vlogs. Oh, sino ang pupunta ng Korea? One of my favorite travel destinations. Diba? Ang dami kong kinain doon at ang sasarap lahat. Oh, pag nagpunta kang Korea, don't forget to tag me. Eh, paano naman ang mga team bahay? Ang mga magsa-summer vacation, pero sa bahay lang. O, di ba nga, maganda din namang bonding yon. Magluto-luto kayo sa bahay, mag-gardening, o kaya mag-chillax-chillax ka lang. Kaya naman today, para sa mga team bahay, I'm going to share with you a delicious Korean food recipe. Isa sa mga paborito kong kainan sa Seoul, pero with a Pinoy twist. So today, let's cook arroz a la bibimbap with pineapple kimchi. It's a fusion of the classic Filipino arroz a la cubana and Korean bibimbap. Of course, I will use Del Monte for the best tomato and fresh pineapple taste. Sa Korean food, importante ang fresh ingredients. Okay. So first, for the bibimbap, magsaing ka ng kanin. Yan ang pinaka-importante. So, nagsaing na ako dito kanina pa. And if you want some additional crisp texture sa ibabaw ng bibimbap mo, nagprito na din ako kanina ng kamote na ginayat lang natin para maging parang matchsticks. Nagprito na din po ako ng saging na saba. And of course, nagprito na din ako ng itlog. Kung ayaw mo ng pritong itlog, pwede namang hard-boiled. Or kung ikaw ay on a diet na sauce, or poached egg, di ba? So yan, iwan mo yan dyan and pinapainit ko na ang ating Chef RV all-purpose pot. Ang technique dito, ipiprito natin, ipapan-fry natin isa-isa yung ating mga kagulayan. So una, anong uunahin natin bukod sa ating sarili? Unahin na natin itong sibuyas. Okay? Para umiyak ka na ngayon, unahin muna ang pag-iyak at mamaya ay halakhak. O, di ba? Ang gandang kasabihan no, no? Cry now, laugh later. Di ba? Unahin na natin ang paghihirap. So, dyan yung onions. Kung malaki naman ang iyong kawali, pwede mong pagsabay-sabayin. Dito, red bell pepper. Dito naman, green bell peppers. Kung gusto maglagay ng carrot, maglagay ka. Kung ang budget mo ay medyo tight, gusto mong ilagay ay sayote, ilagay mo. Ito po, isi-season ko na ng salt and pepper, konti lang. Kasi maganda din na lahat ng components ng bibimbap mo malasa. Kasi ang winner worry mo, di ba? Winner worry ko pala. Dinamay pa kita sa winner worry ko. Winner worry ko is baka mamaya kainin na yung gulay nang hindi hinahalo yung arroz a la bibimbap. Di ba? Ang bibimbap kasi is ilalagay mo sa bowl lahat yan, yung kanin, nakatapping yung mga ingredients na niluluto natin ngayon. Tapos hahaluin mo. It's a one-pot dish. Eh kung tikman nila lang hindi nila hinahalo, di ba? Tapos matabangan. Ma-judge tayo na, ay, matabang. O, kaya lagyan mo ng konting kaasinan. And then, I don't want to overcook this. Ihango na natin. Year 2019, naalala ko, nagpabibimbap party po ako. Yes, ang aking mga visitors, ayan, nakahayang po yung mga toppings. Kung anong gusto nilang ilagay, ipapatong nila sa rice.
kailangan bagong sain yung kanin. Tapos, hahalu-haluin na lang nila. Eto, petchay. Kung ayaw mo ng petchay. Kangkong! Ang ilagay mo. Eh, kung may tanim ka nga malunggay, di ba? Kung ano yung nandyan. Carrots! Pwede ka din maglagay ng carrots. So, ito, lulutuin mong mabuti itong petchay. Little bit of salt. Kung medyo, yung iba medyo health conscious, pwede mong i-steam instead of pan frying. You can steam your vegetables. Ang ating kapetsa yan. Lagay mo dyan. Ayan na yung mga toppings natin. Diba? Okay, and eto, I have your pineapple kimchi na ginawa ko din kanina. Napakadali lang. So, let's prepare the pineapple kimchi! Super duper dali po nitong gawin. So, first, kailangan natin ng isang latang Del Monte pineapple chunks. So, tatanggalin natin yung syrup, pero isave mo din. Ay, gano'n, no? Tatanggalin, pero isave. Kasi gagamitin natin actually to mamaya. Ibubuhos mo din dun sa finished product. So, 1 can of Del Monte pineapple chunks. O, di ba? Fresh and bright kapag Del Monte pineapples. Lagay tayo ng ginger. This is grated ginger. This is garlic, minced garlic. Teka nga, simutin ko to. Patis. Fish sauce. And this is chopped spring onions. At syempre, ilagay na natin ang ating Del Monte pineapple chunks na merong perfect sweetness na bagay na bagay sa savory flavors ng iba nating mga ingredients. And syempre, para with the spice, lagyan natin ng Korean chili flakes. In the recipe, 1/2 tablespoon lang ang kailangan. Pero, kung katulad ko ikaw na mahilig ka sa maanghang, gawin mong 1 tablespoon. And yung juice na sinasabi ko sa inyo, konting buhos dyan. And then you just mix it. Ay nako, pag po natikman mo tumamaya, magugulat ka na, ay, ganyang kadali. Binuhos ko lang aking favorite na Del Monte pineapple chunks and other delicious ingredients. Meron akong instant kimchi na masarap. So you just mix it like that. And suggestion ko, dagdagan mo na ang gawa. ×2, ×3, ×4 muna dahil napakasarap talaga. So ayan, ito ay ireref ko na para mamaya. Pag pinair na natin with our arroz a la bibimbap, mas refreshing. O, ayan. So, nire-ready ko na ang mga toppings. And lutuin na din natin itong ating pork. If you don't want pork, you can always use chicken. Pwede din ang beef. If you're vegetarian, vegan, pwede rin ang tofu. So, super dali. Teka, dagdagan natin ang mantika. And igisa natin ang ating bawang. Dito na din kung saan natin niluto ang mga kagulayan. Ayan, i-brown mo muna ang bawang. And then ilagay na natin ang ating ground pork. Gisa-gisa mo muna. Ako kasi pag giniling, gusto ko yung medyo nagigisa mo, sinasangkot siya na. Yung magiging almost cooked yung giniling before we put the other ingredients.
Then I put the salt and black pepper. Okay, and then ilagay natin 1 pouch of our Del Monte Filipino-style tomato sauce. Lagay tayo ng 1 pouch niyan. So, super bongga to. Dahil talagang lasang-lasa ang fresh tomatoes at may perfect balance ng sweetness. Okay. And then we put sesame oil, a little bit of white sugar. Tansahin mo kung gusto mong mas tumamis. And this is gochujang for that added spice. Okay. So papatayin ko na yung apoy ngayon. And I'm now ready to assemble our arroz a la cold bibimbap. Pero syempre, titikman ko muna to para siguradong perfect na ang kanyang lasa. Dito naka-base kung gaano magiging ka-flavorful ang ating dish. Masarap. Oh my God. Perfect balance of sweetness. And nandun yung spice. It tastes so natural. So, lalagyan mo ng rice. Pwede na yung ganitong bowl. Kasi traditionally, ang ginagamit nila yung stone pot. Eh kung wala ka namang ganun. Or pwede din ganito. Ito oh. Ah, di ba meron ako? Ah, pero ito na lang, para kung wala ka nito, ah, maliit nga eh. Actually, malalim din. Eh kung wala ka nito, para hindi sasama ang loob mo, di ba? Ah, maganda lang kasi dito, pwede mong painitin. So rice, kailangan mainit yung rice. And then, ilagay mo ang mga toppings. Bell peppers. Onions, petchay, fried saba, fried egg. Ito para may crunch. Tapos dito natin ilalagay, teka. Hindi ko pala nalagyan ng green bell peppers. Lagay natin to sa gitna. Eh ako gusto ko marami. And then, chopped chives. Lagyan mo ng konting sesame seeds. And more sesame oil. And ang ating pineapple kimchi. Tapos maglagay ka pa ng kamote dyan. Saba. At kung gusto mong mas maanghang, kagaya ko, gusto ko super anghang, maglagay ka pa ng gochujang dito. Pabonggahin natin. Lagyan mo pa nito. Isn't that bongga? Diba? O, tignan mo naman yan.
Ayan na, tikman na natin. O, diba? Nakakatakam. Pero bago pala natin tikman yan, o. If you want more recipe ideas, cooking techniques and tips katulad ng nakuha ninyo dito sa niluto natin today, don't forget to join the Kitchenomics Club. At kapag nirecreate mo na ang ating arroz aloco bibimbap, sure na sure akong soon lulutuin mo na to. Please post your photo, ipagmalaki mo ang iyong niluto sa Kitchenomics Club and get a chance to win sa ating giveaway. Oh my gosh, ha? Ang giveaway po natin ngayon, air fryer! Okay, tikman na natin. Yung bibimbap kasi means mixed rice, kaya I'm mixing all the ingredients. Ba't ko ba pinapahirapan ng sarili? Kukuha akong tinidor. Oy, si Bambi. Oh, gusto ding makitikim. Mamaya ka. Ako po. Ako lang naman po ito, ha. Gusto ko nilalagyan na ng pineapple kimchi. Okay, ayan. Umuusok-usok pa. Very important talaga na mainit yung kanin. Let's try it. Alam mo, it's perfect. The rice, the vegetables, yung flavor nitong ating pork, the texture, may crunch. Nandun yung sweetness coming from the saba and yung lutong ng kamote. Ay nako, gumawa ka na, as in gawa na. Isa pa nga na nilagyan ko ng pineapple kimchi. Oh my God. Nagbe-burst yung juiciness, the natural sweetness of the pineapples. It's super duper buhangga. So gumawa ka na. And I'm going to see you all soon and aabangan ko ang inyong mga post ng inyong arroz a la bibimbap. I'll see you soon.